Yeah, what's up guys? So magandang umaga sa lahat. Ganoon pa rin, walang pagbabago. So naka-live tayo ngayon. Medyo pangit lang yung camera ko. Pangit ata yung nabili kong cellphone. No, kumusta kayong lahat? So meron lang tayong ano ngayon, pag-uusapan konti dahil nga maraming nagtatanong, no? Maraming nagtatanong sa akin kung di ko paano daw pumunta ng Hong Kong, paano daw mag-drebito. So kung ang tanong yung mga kurap is paano magpumunta ng Hong Kong, napaka-basic yun, no? Pwede naman kayo mag-tourist dito, pwede naman kayo kumuha ng agency para makapunta dito, no? Kasi marami yung nagtatanong kung paano ba maging driver sa Hong Kong. Yung iba nandun sa Qatar, nandun sa Saudi, no? So hindi ko masabi na madali. Medyo mahirap siguro kasi marami kasing mga proseso pang pagdadaanan bago makapunta dito sa Hong Kong. Ang masasabi ko lang sa nagtatanong, kung meron mang chance, no, na makatourist kayo dito sa Hong Kong or makapaghanap kayo ng trabaho sa agency, pwede yon, maging helper kayo o maging ayun, houseboy. Ayun. Houseboy, pinakamadaling words. So ang tinatanong yon na ang pagdadrive ba dito madali? So hindi madali, no? Hindi po madali mag-drive dito kasi maraming nagtatanong galing sa Saudi Arabia, no? Sa Qatar, driver sila doon. So hindi pwede na kung driver ka doon, so pagdating mo dito maging driver ka agad, no? Siguro maging tourist ka muna. Matutourist ka muna sa Hong Kong, tapos mag-apply ka sa agency, no, para makahanap ng trabaho dito. Or meron kang kaibigan na pwedeng ano yan, may amo siya na naghahanap ng trabaho, yung employer, so pwede ka ma-recommend, no. Pero kung ang tanong nyo is may lisensya na kayo galing sa Qatar, galing sa ibang bansa, no, hindi po pwede dito sa Hong Kong, no. Dapat meron talagang license ka dito. Pwede naman kung may amo ka na, pwede kang maging international na maging driver dito pangsamantala, no. I think 1 year yun ibibigay, pero pagkatapos nun, pag meron ka ng exam tapos hindi ka pumasa, parang mawawala yun, no. Yun lang naman yung ano, eh, pinaka madaling gawin is mag-tourist. Or meron kang kaibigan nga yung amo nila naghanap, or kamag-anak na naghanap ng houseboy or gardener, no, pwede ka pumunta dito sa Hong Kong sa ganon, no, na mas madali yun, eh. Kasi ang lalaki kasi sa Hong Kong, mga kurabes, walang agency, no, sa Pilipinas. Based lang to sa kalaman ko, hindi ko sinasabing alam ko lahat, opinion ko rin to, based rin sa kalaman ko at based rin sa mga, syempre yan naririnig ko at meron din mga tinatanungan, no. Wala kasi nga, no, walang lalaking agency sa Pilipinas, kaya kung kadalasan ang pumunta ng Hong Kong, direct hire ang tawag doon, no. Kaya kung lahat kayo nagbabalak, no, na pumunta ng Hong Kong, so pumunta kayo, tanong pakalam ko, no? Joke lang, no. No, gusto niyo pumunta ng Hong Kong kasi yung nagtatanong sa akin nasa mga YouTube channel, nagtatanong din sila doon, no. Yung iba nga nagtatanong din, wala pa nga, hindi pa nga ka nag-apply, nagtatanong na sa sahod, no. Mahirap 'yon, no. Mahirap yung hindi ka pa nakapunta ng Hong Kong, magtatanong ka na sa sahod, eh, no. Huwag muna magtanong sa sahod. Ang ano niyo, ang gagawin niyo muna, mag-apply muna kayo. Saka kayo magtanong sa sahod kung may employer na kayo. So pwede kayo magtanong sa sahod. Eh, no, shout out sa Stanley Boys. No, maulan ng panahon, ingat po kayong lahat diyan. Siyempre ako na rin. Ako nagsha-shout out, eh. Hindi tayo magpapahuli. So ayan, so sa mga ano naman, kasi may mga babae din nagtatanong sa akin, anak ng tipaklong, no. Nagtatanong sa akin kung mahirap ba mag-drive. Depende siguro kung bubo ka. Joke lang, no? Pero siyempre sa una mahirap, no? Mahirap sa una dahil hindi po pakabisado
road o yung way. So kung mag-a-apply ka, meron namang mga instructor, no? May mga instructor naman na magano mag-guide sa iyo. Huwag kayong mag-alala kasi di kayo mababangga kasi may ano 'yun eh. Dalawang pot break, no? Pot break tawag 'yun sa kabilaan 'yun eh. Kaya kung kung nagalanganin kayo nga mag-drive kasi natatakot kayo, edi kayo na matatakot. No, huwag kayong matakot dahil maganda po, maganda, no? Maganda pong mag-umpisa, mag-imbis ngayon sa driving dahil una-una medyo yung sahod ngayon sa pagda-drive medyo demand, no, medyo mataas. Saka yung driving, mga driver, medyo demand din. Everywhere, anywhere, no, pwede kang makahanap. Basta ano ka lang, no, wag ka lang, pag naging driver ka na, wag ka lang masyadong mayabang or apakan mo na yung mga kapwa mong iba, no, wag mo, basta mga ganun, no, dapat humble lang lagi. Katulad ng ginagawa ko, minumura ko kayo minsan, yun yung mga ganun lang, no. Minsan-minsan lang naman, no, wag lagi, no, yung mga ganun. So marami nyo yung nagtatanong, paano mag-apply ng driving, putang ina, no, yung maraming natikitan sa mga Stanley Boys, yo, may lubak-lubak dito sa Deepwater Bay, malalim yung kalsada, so pwede na kayong magreklamo, putang ina, nasisira yung gulong eh, no, yung maraming natikitan dyan, yo, yun ang sinasabi ko sa inyo noon, na pwede na kayong mag-complain sa government kasi sira yung kalsada, hindi pa naayos. Dito sa Deepwater Bay, malalim yung ano, sumasayad yung sasakyan eh. So yan, so yung ano, yung nagtatanong din ng paano mag-apply sa ano, paano mag-apply sa Land Transport Department, no? At kasi yung una, yung vlog ko kasi nagtatanong kung pwede ba mag-apply yung Torres sa ano, sa driving. Hindi, merong nakapagsabi sa akin, nakapag-apply siya eh, pero galing sa ano, driving school yung nag-handle sa kanya. So pwede siguro. No, ang kasi sa pagkakalam ko hindi eh, pero sasabi niya pwede daw nakapag-apply siya at mga tatlong tao na yung natanungan ko nga nagsabi na ano na pwede mag-apply. So kung pwede, so i-try nyo, baka pwede. Pero hindi ako sure, pero kung pupunta kayo dito tapos yun lang ang puntahan nyo, masasabi ko na huwag muna kayong mag-waste of time sa ganon. Pero kung pupunta kayo, magano kayo, mag-vacation or mag-tourist kayo dito, so i-try nyo rin tanungin, baka pwede, no? Hindi ko sure eh, pero sabi nila pwede daw eh, yung natanungan ko. Pero sa pagano naman, sa ano bang pwede natin i-advise nung sa mga ano? Sa kasi yung mga babae kadalasan, alam ko naman kung ano yung dahilan eh. Sa mga babae naman nga gusto mag-driving sa Hong Kong, na nandito na sa Hong Kong ngayon, alam ko naman kung ano yung tanong nyo eh, magkano yung gagastusin. So wag muna kayong mag-isip sa gagastusin, isipin nyo muna yung ano, yung kung ano yung result, no? Ano yung, kasi yung pera nandyan lang yan, makikita na. Ito advice ko lang to ha, na yung pera makikita lang yan, tapos yung panahon kasi hindi na pwedeng ibalik eh. Nakumputa na pa. Pwede bang maging emotional, no? Ah, hindi. Okay lang yan, no? So, ang advice ko naman sa gustong magdadrive sa Hong Kong na hanggang may panahon pa kayong magdrive, magdrive na kayo. At kasi itong lugar na to, pagdating ng araw, lilisaanin natin to eh. No, uwi rin tayo sa ating bayang Pilipinas, no? So, ngayon habang nandito pa kayo, may opportunity na magdrive kayo. No age limit naman dito, pero mag-driving na kayo ngayon hanggang maaga pa, no? Nang yung ano, yung kaya pa, no, alam ko naman yung iba maraming ginastusan, pero aanhin mo yung sabi ko nga eh, aanhin mo yung mag-iipon ka ng konting bariya sa imbis mo sa pagdating ng panahon sa malaking halaga. Ayan, di ba? Alam mo 'yon. Na example, nag-drive kayo sa ngayon, hindi ko naman minamaliit eh, kasi dumalhat naman tayo, dumadaan sa pagiging helper, no, pagiging domestic na ano, nung sa bahay ka lang, lahat naman tayo dumaan sa mga ganung proseso. Pero ang ma-advise ko na 'wag yung patagalin,
na huwag yung patagalin yung ganong sistema. Kasi sayang yung panahon, sayang yung oras na dapat ano na mataas na sana yung sahod nyo, pero dahil iniisip mo malaki yung gastusin sa pagda-driving. Hindi naman bultuhan 'yon, hindi naman bultuhan. Pag napasa mo yung written test, magkano naman 500 plus naman 'yon, no? Tapos mag-aantay kayo ng ilang buwan para sa road test. So hindi masyadong malaki kasi hindi man bultuhan. So sa ilang buwan siguro makapag-ipon mo, ipon-ipon mo lang muna kayo. Tapos yung dandahan lang kayo mag-driving, no, para hindi biglaan. Kasi pag biniglang yung pagda-driving nyo, tapos linggo-linggo kayo magda-drive, so yung kakainin yung sahod nyo sa pagda-driving, no? Baka wala na kayong may padala sa, alam na, sa pamilya. Pero parang due, ano eh, no? Gusto ko yung ano eh, gusto ko yung medyo maliwalas yung mukha ko eh. Pero talagang, ganun talaga yung cellphone ko. Talagang wala tayong pagbabago, no? Ano talaga yung hitsura lumalabas, ganun talaga. Ayun, ayun na. Saan na ba tayo? Nasa ano na ako ngayon, sa Deporter Bay, Pacquiao, no? No, yun nga, yun nga yung, ano, yung punto ko doon na kasi maraming nag-alanganin sa pag-driving, no? Na, lalo na sa mga kababayan nating kababaihan, no, nga ang goal nila nandun lang sila sa bahay kasi yun lang ang goal nila eh, no? So masaya na sila doon at siguro kung ganun ang pananaw nila, pananaw nyo na okay na kayo doon, kumikita kayo sa bahay, minimum yung salary, so wala na kaming magagawa noon, no? Pero kung gusto nyo medyo tumaas yung sahod nyo, I encourage you, all of you guys, na kung may pagkakataon, mag-driving na kayo. Literal po yan na pwede kayong kumita ng malaki at yung trabaho, no, medyo magaan. Kasi ang pagda-driving, mga kurap, hindi lang to para sa lalaki eh. Para to sa lahat, no? Kaya kung ako yung tanungin, kung ako yung may kumpanya, mas kukunin ko yung babae kaysa lalaki, no? Kasi ang babae kasi kinikiri niya lahat 'yon. For example, nag-driving ka, so kaya mo magtrabaho, magluto sa bahay. So mas demand siguro ang babae. O kasi ang lalaki kasi wala eh, no? Wala, kundi reklamo lang, no? Kami mga lalaki nagrereklamo kami eh, no, pag pinaluto kami eh. Pero as a matter of fact, nakumput. No? Hindi naman sa ganun, lahat naman kami tumutulong, pero ang babae kasi pwede sa lahat eh. Kaya huwag yung gamitin yung lakas nyo na nasa maliit na bagay, no? Palakihin natin yan, no? Kaya as what I'm said, na kung may pagkakataon, mag-drive kayo, no? Huwag nyong intindihin yung pera na hindi kayo makaipon. Dahil yung pera na yun nga inintindi nyong makaipon, ipunin mo ngayon, mauubusin yan eh. So bakit mo hindi palaguin, no? Hindi naman, hindi ko sinabing palaguin mo, maging negosyo ka dito sa Hong Kong, hindi gano'n, no? Ang pinaka way, mga kurap, o pinaka the best gawin nga nandito ka sa Hong Kong na hindi illegal, na legal, magda-driving ka, yun ang way. Meron namang hindi legal, meron namang legal. Mag-asawa ka ng Chinese, mag-asawa ka ng residente, kung gusto mong medyo tumaas yung sahod mo, pero mahirap yung ganun eh, no? Mahirap kunin yung opportunity na ganun eh, no? Na maghanap ka muna, no? Ito, kung maging mag-drive ka, di mo na kailangan maghanap, no? Kasi hindi naman tumatakbo yung Land Transport Department eh, no? Punta lang kayo doon, tapos apply lang kayo. Tsaka huwag kayong mahiya, no? Kung example, maraming iba na bumagsak sa pagda-driving, bumagsak sa written test, tapos ayaw na nila dahil siguro ano sila na dismayado. So kaya talagang dudugo talaga yung ilong ko din sa pagtatagalog, kunyita, no? Mahirap kasi magtagalog, totoo lang, putang ina, Bisaya kasi ako. Woo! No, totoo yun. Pero meron din iba dito kasi
pagkaalam ko, marami na, di ko naman inano kasi kagustuhan din nilang magtrabaho dito sa Hong Kong namin. So, may edad na rin, oh, na ganun pa rin yung trabaho, walang pagbabago, no? Pero, alam mo, hindi naman natin na dinestrimate yung kasi pinili nila yun, eh. No, sila yung gumagawa ng sariling landas, no? Kaya, basta yun ang advice ko, oh, kung may panahon nga mag-drive kayo, mag-driving kayo, mag-driving na kayo, guys. Kasi, wala talaga. Meron ang nagano sa akin, nagtanong sa akin, no? Eh, ikukwento ko lang, ha? Meron nagtanong sa akin na about sa driving, no? Kung paano maging sistema kung maging driver na sila, ano yung maging unang mangyayari sa buhay. Putangin na yung tanong na yun. Hindi naman yung ano na tanong, eh. Kasi sa totoo lang, sila naman yung nakakalam kung paano gawin nila, eh, no? Pero sinagot ko rin siyang tama. Ang unang mangyayari sa'yo, kung maging driver ka na, unang-una, tataas yung sahod mo. Yun. Yung pangalawa, dahil mangangapa ka dahil sa kalsada, huwag kang mangangapa, gagapang ka. No, huwag kang mangangapa, tayo na pang... Sos, may Google Map naman ngayon, eh. No, pero ang advice ko nung nagtatanong sa akin, sabi ko, ang malaking difference yun, yung salary talaga, yung sahod. What if lang naman, no, mga kaibigan? Kung tumaas yung sahod mo ng 20 kaysa nagmi-minimum ka ng helper ka, nagmi-minimum ka ng let's say 5,000, no? So meron kang 15,000, di ba? So ngayon, imposible sa sahod mo, kahit ilagay natin 16,000 sa sahod mo, imposible hindi ka makaipon. Kung hindi ka nakaipon, talagang gastador ka talaga, no? Madali lang po mag-compute ng pera pag sinusulat mo. Once again, na-advise ko yan. Kasi ako mga kurap, sa totoo, no, nagsusulat talaga ako paano ko gastusin yung pera. No? Yung example, yung monthly ko nga gastos, sinusulat ko yan na ito lang yung dapat na magastos ko sa isang buwan. Hindi pwede lumagpas. Kasi pag lumagpas to sa target ko na gagastusin, mag-aabono ako, eh. No? Siguro, ang pag-aabono, maghanap ako ng part-time, no? May tumatawag na naman sa akin, eh. Tangin na, di ko muna sasagutin to kasi tumatawag. Di ko alam, taga Mainland China at itong yawa to. No? So, ayan, no? Basta, pag ano ng pera, magano muna kayo, mag-ipon-ipon. Tinga lang, tangin na. Ano, eh, buisit ka din ang tumatawag ng mga chikwa, eh, no? So yan nga, no, yun ang advice ko, guys, no, sa no, pagdating sa financial, no, pagdating sa paggastos ng pera. So dapat ay advice na isulat nyo at kwintahin nyo kung ano yung nagastos nyo para pag next month na nakita nyo, kung pukumputin nyo kung magkano yung nagastos, so kailangan nyo magbawas, no? At try your best na huwag kayong gumastos ng marami. Pwede kayong gumastos ng pera. Example, like, kung ikaw helper ka pa ngayon, mag-imbis ka sa driving, tapos pag sa ibang bagay, yung iba kasi bumili sa mga marketplace na ano, wala namang katuturan yun, eh. Nakakalang kwenta yun kasi isang mga, yung iba kung bumili ng gamit, isang beses lang gagamitin tapos hindi na magagamit, so wag kayong bibili ng ganon. Kasi ang ako, bilang ako, ha, para sa iba, para iba-iba naman tayo ng ano, ng pananaw o prinsipyo, no? Kasi sabi nila, yung iba kasi bumibili, nakikita ko to, eh. Nakikita ko at narinig, bumibili sila kasi sinasabi nila regalo sa sarili nila dahil nagtatrabaho sila. Ayun, yun ang pinakamalaking mali sa buhay na gawin mo, no? Huwag kang magre-regalo sa sarili mo. Ikaw nga nagtatrabaho, bakit regaluhan mo sarili mo, no? Siguro kung yung iba, ang matatawag na may magre-regalo, kung may magre-regalo sa'yo, yun ang regalo. Pero kung bibili ka para sa sarili mo, regalo, hindi yung para, hindi yung regalo, no? No, uunahin mo yung ano, masuunahin mo yung kung ano yung maging mangyayari sa buhay mo sa kinabukasan. Huwag mo unahin sa ngayon. No, nakang puta, napaka-adviser naman. Woo!
Ayun na. Kasi ako guys, pag bumili ako ng sapatos, ha, ito example sa akin, pag bumili ako ng sapatos, hindi ako bibili bigla. No? Hindi. Pupunta ako yan sa mga store, sa mga ano, titingnan ko muna yung sapatos, no? Kung maganda. Kung yung gusto kong bilhin. Pag nakita ko na yon, hindi ko yan bibilhin ngayon. Darating pa yung isang buwan kasi pag-isipan ko muna kung bibili ko talaga o hindi. Pero, pagbalik ko, pag binabili ng iba, hindi na ako bibili kasi wala na yung gusto ko eh. Hanap naman ako ng iba, no? Mga ganun ano, kasi pag bili ka lang ng bili, wala, no? So, bakit nakarating na tayo sa mga ganun-ganun, no? Pero maraming salamat pa rin, no, dahil nandiyan kayo, at maraming salamat sa mga viewers natin. Kahit pa paano, meron na tayong viewers at let's fucking do this, motherfucker. No? Pero minsan lang mo, nagmumura ako minsan eh. Pero ano lang yun, joke lang yun. It's a part of my words, no? No? It's a part of my, ano, sa aking pagsasalita. Pero sa totoo naman ako galit. So sana ano din kayo, sana ma-encourage ko rin kayo, no, na mabibilang din sa mga one of the driver in Hong Kong, no. Kasi guys, yung ano, yung nag-umpisa talaga ako dito sa Hong Kong na maging driver, no, talagang mahirap, as in kung mahirap ang pag-uusapan, wala naman siguro ng trabaho, hindi mahirap eh, no. Lahat naman tayo duman sa mahirap, pero ang akin lang na magtiis, no, magtiyaga. Kasi hindi naman lahat ng panahon nandito tayo sa Hong Kong, uwi rin tayo. Kaya kung may paano mag-ipon kayo para sarili nyo, ipag-ipunan nyo para sa kinabukasan. Pero kung may nakita kayong opportunity nga maging tumaas pa yung sahod nyo, i-grab nyo na para hindi naman masayang yung panahon. Kasi kung nandito ka sa point na medyo bata-bata ka pa, kailangan mo yon, no? Huwag kang maniwala sa iba na ano, kasi yung hindi ko naman nila lahat, pero marami kasing tao mga corrupt na imbis na i-encourage ka, ipadismaya ka, no, na huwag ka lang mag-driving dahil malaki yung gastos, no, ganoon, no. Pero tayo, hindi tayo ganoon. Hanggat kaya, nandito na tayo sa Regalia. Hindi, kakain muna tayo guys. Libre ako dito ng lunch eh. Kaya, kakain muna tayo. Siguro, kita-kita tayo sunod kasi may drive ako sa Kusib eh. Hanggang dito na lang. Motherfucker. What's up sa'yo mga kurap, no? Maraming salamat sa panonood. Like, comment, and follow me. I follow you. Bye-bye. Check and pay out. Next time, mag-live tayo ulit para kung merong gustong magtatanong, I'm willing to answer your question. No, pwede naman kasi mga korap, ang sinasabi ko lang, base lang sa aking kalaman, ha. Well, hindi po ako nagano naging binto ng mga kwento-kwento. No, base lang sa aking kalaman, base lang sa aking naririnig, sa aking mga natanungan. Kung merong kayong hindi nagustuhan, problema nyo na yon. No, hindi ko na problema yon. Kaya check and pay out. Pabus.